Thank you. You will have another opportunity later when we finish all the list of the interpellators here. We will have our second round. Mr. Chair, may I be recognized? Yes, former Senator De Lima. What is this about? May certain points po na mga binanggit ngayon sa questioning ni Congresswoman. As long as this is germane to the discussion. Yes, please. You have two minutes. They are so relevant. Dun sa questioning po ni Honorable Congresswoman Luistro and Honorable Congressman Gutierrez. I think there were about 3 points and then another point. I'll try to be very brief. Okay. Kanina po, tinanong po siya ni Congressman Gutierrez, sino yung pito na yon ng kanyang personal na death squad. Bigla ko pong naalala na si Mr. Edgar Matubato, sinabi niya po yung tungkol sa Lambada Boys because Edgar Matubato was a member of that Lambada Boys, the civilian component of the DDS. At tamang-tama, meron din po siyang binanggit na anim na pangalan. So hindi ko po alam kung kilala po ito ng dating Pangulo, ng dating Mayor. Ang mga pangalan po, nung anim pa, which makes it a total of 7, nakasama si Edgar Matubato, are the following. Ludi Pagidupon, Tony Estaco, Jojo Bosa, Romel Capitana, Insektan, and Boboy Maldito. A total of 7 names. So I'm wondering now, curious po ako, yun hubat kaya maaari sila yung 7 miyembro ng personal death squad. Now, paulit-ulit na sinasabi ng ating resource person na dating mayor at dating pangulo sa Senado at dito na naman, ilang oras na ho, yung hearing, paulit-ulit niya. I take full and complete legal and moral responsibility. Sa tingin po kaya ng dating pangulo at dating mayor, kapag sinasabi niyan, ang ibig ba ho niyang sabihin o kaya ang kanyang paniniwala ay maa-absuelto na yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill, kill, kill? Nagkakamali rin po yung mga polis kung yan din po ang iniisip nila dahil inaako na nung pinaka-mastermind yung principal by inducement na siya lang ang merong responsibilidad. Mali pong pag-iisip yun. No matter how many times, 1,000 times, nasasabihin niya ng dating pangulo, dating mayor, na siya lang ang may responsibility, hindi pa rin pwedeng makalusot at maabswelto yung mga gumawa sumunod sa kanyang kill orders. Now, number 3 point, because I'm just going to raise at this point, 4 points. Yung kanina po, yung tungkol dun sa personal guilt that was in the course of the questioning of the Honorable Gutierrez. So, paulit-ulit din pong sinabi ng dating mayor, ng dating pangulo, na yung pumatay mismo, yun ang may personal guilt. Totoo. Yung gunman, yung hitman, yung assassin, siya mismo ang pumatay. Siyempre, personal guilt na yan. Pero wag natin kalimutan yung sinabi po kanina ni Honorable Congresswoman Luistro. If there is such a thing or a principle ng personal guilt, meron din yung principle of conspiracy or theory. Yung dating pangulo, dating mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, he induced yung mga pagpatay. So he is definitely principal by inducement. But sinunod kaya nagkaroon ng mga principals by direct participation. And in this whole scenario, there is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Yung ginawa ng isa, yung gunman, ay ginawa din yung nag-udyok sa kanya, yung principal by inducement.
Last point, I want to say at this point. Kanina po, napansin nyo, hindi nga niya po masabi yung pangalan ko. Ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights Chairperson. Sabi daw, again, nung tinatanong o dun sa mga punto ni Congresswoman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan. Nagtataka po ako dun. He's lying when he said that he does not know Lila De Lima. How can he say that he does not know Lila De Lima? Unang-una, nung DDS, yung hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS killings, siya po, as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person. Di ho ba? Pangalawa, naku, kayo, narinig niyo ho yun. Napakaraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitira niya, ako ay binabastos niya, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan pa rin, binabantaan din ako, you will rot in jail, Lila De Lima. And isa pang naaalala ko, nakita niyo rin po siguro yun, noon pong first sauna, di ho ba? Linapitan niya ako? Kinamayan pa niya ako? So hindi niya ako kilala? Alam mo yan, for example, ni former ES Salvador Medjaldea, na kilala ako, kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Iba na kasi yung mayor doon niya, kasi hindi kong kilala.